Mahigit isang buwan at dalawang linggo na lamang eleksyon na. Umpisa na rin po ngayong araw ng campaign period para sa local candidates. At para sagutin ang ilang issue kaugnay po sa eleksyon, makakapanayan po natin si Comelec Commissioner George Erwin Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Commissioner Garcia. Si Connie season po ito. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig po sa atin. Opo, simula na nga po ngayong araw yung kampanya for local elections. Pareho ho ba yung mga bawal at papayagan sa pangangampanya po sa local at national candidates o may pagkakaiba po? Siyempre po, Ma'am Connie, katulad nga po na nabanggit kanina ng ating reporter, magpapatupad tayo ng medyo konting kaluwagan sa pangangampanya kung saan, sabi nga natin, kapag ka level 1 and level 2, hindi na po kayo kukuha ng tinatawag na Comelec Campaign Committee permit. Kukuha lang po kayo ng LGU permit po ninyo. Pero siyempre, muli ating pong inireiterate sa mga kandidato at mga political parties, bawal naman po yung mga hugging, kissing, arm to arm, at siyempre po yung mga selfie. And at the same time, yung pong full capacity, 100%, kapag po level 1 at kapag ka naman po level 2 ay 70%. Minimum health protocol po, susundin po natin. Hanggat maaari, tayo po yung nakalitest dito sa COVID, bumaba po ang insidente natin dahil sa lagi natin pagsusuot po ng face mask. And therefore po, panatilihin po natin yan. At syempre, yung palagi mag-disinfect ng ating kamay at yung social distancing, kahit pa nga 100% capacity, sa level 1 po ang ating ipatutupad. Ako, parang hindi ho natutupad yung social distancing at iba pa hong mga health protocols natin sa panahon po ng pangangampanya. At ang nabanggit nyo ay remember na kailangan talagang meron hong pursigidong mag-complain o magsumbong po sa inyo pong tanggapan bago kayo maka-aksyon. Meron na ho bang mga ganyan hong nangyari? May mga nagsumbong na talagang desidido? Wala pa po sa kasalukuyan, Ma'am Connie, pero tayo po ay nagbigay na ng instructions sa ating field personnel ng Commission on Election upang tayo na mismo, moto proprio, ay magkaroon ng investigasyon, magkaroon sila ng report sa atin para kung sakasakaling may formal na mag-file ng complaint, lalo na sa issue ng vote buying, ay atin po agad dyan ma-re-resolve sapagkat kahit paano, i-combine namin yung report ng field namin at yung mga magiging complaint. Kung wala mang complaint, meron naman po kaming report from our field. Tatandaan din po ng ating mga kandidato, ng ating mga political parties at lahat po ng mga involved dito sa eleksyon, sa kampanya na ito. Kami po ay merong task force na kinreate para po dito sa vote buying. At siyempre po, ayaw man namin sabihin na tayo magsasample, pero lahat pong yan ay magiging sample, lalo-lalo na patungkol sa issue ng vote buying. Kasong criminal po yan, isa hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Alright. Tatakbo ho bilang independent candidate si Senator Ping Lacson matapos niya magbitiw bilang chairman at member po ng Partido Reforma. Meron ho bang magiging issue dito na teknikalidad po sa ganitong pag-alis niya po sa kanyang partido? As far as the Comelec, Ma'am Connie, is concerned, nabanggit niyo pong kandidato ay kandidato pa rin po ng partido politikal at the time na siya ay nag-file ng kanyang candidacy. Anong ibig sabihin po noon? Kung ano yung kanyang partido politikal na nakalagay po doon sa kanyang Certificate of Candidacy, kasama na yung nakalakip o naka-attach na Certificate of Nomination and Acceptance, Ma'am Connie, yun pa rin po ang kinikilala ng Commission on Election. Yung po kasing Certificate of Candidacy, simula nung yan ay i-file mo, halimbawa noong October 1 ng 2021, yun po yung unang araw ng filing natin, ang araw lamang po o panahon para baguhin, magkaroon ng pagsusug, amendment, o change or changes dyan po sa iyong Certificate of Candidacy ay hanggang October 8 lamang. And therefore po, wala na po pwedeng baguhin doon sa kanyang Certificate of Candidacy. Nangangahulugan po na as far as the Comelec is concerned, per our rules, per existing law, siya po ay kandidato pa rin nung partido na ginamit niya nung siya ay mag-file ng kanyang kandidatura. Commissioner, balikan ko lang yung tanong ko earlier about yung vote buying din. So far, wala pa hong nakukuha kayo na complaints. Particular na ho, para lang din mas malinaw, may nakunan po kasi yung GMA News na pagbibigay po ng mga sobre ng ₱500 sa mga dumalo po ng campaign rally sa Nueva Ecija. Sa Cavite naman, di ba, namigay ho ng cash prizes yung ang isang politiko sa mga sumali sa talent showdown para sa campaign rally. Sa ganito hong mga insidente, wala pa ni isa po ang nagbibigay po sa inyo ng incident report o kaya na talaga hong nagbigay na ng kanila hong reklamo? Meron na po tayong formal instructions sa ating mga field personnel
sila po ay nangangalap na ng mga ebidensya, kasama na rin po yung mga nakuhanan ng imahe. Pero wala pa po yung mga formal complaints na nanggagaling sa mga ordinaryo nating kababayan, sa ating mga botante, o kung hindi man doon sa mga ibang stakeholders o yung mga citizens arm na gusto mag-file ng formal complaint. So sana maganda po kung merong ganun, dahil under oath yun, na panumpaan, number two, may mga nakalakip din ng mga ibang ebidensya maliban doon sa mga makakalap namin. Pero be that as it may, Ma'am Connie, yun na nga po, kahit na wala yung formal complaint sa ganyan, ang Comelec naman po ay mag-a-act na base sa amin pong mga report mula sa field personnel namin. Sa kasalukuyan po, wala pa po yung mga nabanggit ko ng mga report na yan. Reaction na lamang po dun sa mungkahing bigyan ng mas mabigat na parusa yung mga kandidatong hindi daw dadalo sa mga debate ng komisyon. Pinag-usapan po namin yan nung nakarang araw sa aming pong pagpupulong ng Comelec and Bank, at madami po kaming natalakay doon. Hindi ko po muna ipiprem ang Comelec and Bank sapagkat nirefer po namin yung issue na yan para mas mahaba at mas malawak na pag-aralan sa aming Education Information Department, and at the same time, ito po, tingnan nyo po ha, at sa aming pong Law Department. Pinag-aaralan na po yan, at sila po ay agad na binigyan ng instruksyon na mag-report sa Comelec and Bank doon sa mga binanggit nyong additional sanction, penalty, o pwede pa namin ma-impose sa mga kandidato hindi umaattend sa debate. Opo, ito mungkahi din ho ng NAMFREL na ibalik sa mano-mano yung bilangan sa eleksyon para raw sa transparency. Ano ho masasabi niyo dyan? Maganda po yung proposal, pero sa kasalukuyan po, dahil yan naman po yung umiiral nating batas, tayo po ay magpo-computerize ng election. Sa kasalukuyan po, wala namang nakikita ang Comelec upang atin pong iwasan ang pagko-computerize ng election. Nagiging maayos naman po ang lahat ng preparasyon natin. At kahapon nga po, Ma'am Connie, doon po sa atin pong testing ng mga balota na gagamitin sa darating na halalan, at ang pumili mismo sa random sampling na yan ay ang mga representante ng iba't ibang kandidato, Citizens Arm, at nandun din po yung mga kapatid natin sa pamamahayag, ay naging maayos po. Nakita nila yung mga balota, naandun lahat yung mga marka o secret markings ng balota. At the same time, yung ito po ay mga ipinasok sa vote counting machine, lahat pong ito ay tinanggap and therefore valid. Ano ho ba ang update kung meron man sa petition po for disqualification laban po sa kandidatong si Bongbong Marcos? Tama po, sapagkat dahil ako nga po ay hindi pa pwede mag-participate, ito po ay sinabi ng ating kagalang-galang na chairman, at ang sabi po niya ay by itong darating na April, hindi po natin papayagan daw, sabi ni chairman, na matapos ang eleksyon ay hindi pa nare-resolve. So bago po matapos ang April, yan po ay i-resolve na ng Comelec and Bank. The earliest po, second week of April, the latest maybe third week of April po. Maraming salamat sa inyo pong oras na binigay sa unang balita. Thank you. Maraming salamat po. Yan po naman si Comelec Commissioner George Erwin Garcia. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.